Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng manok sa bansa hanggang Abril sa susunod na taon. Pero ang supply ng lokal na baboy kakukulangin na tatiempo pa sa holiday season. Si Clizel Pardilla sa report. Ang isang kilong baboy na binili ni Mang Ferdy, maghapong ulam na ng kanyang pamilya. Hindi naman ako kami mapili na pamilya, hindi kami may mapaghanap. I-preserve lang ng maayos kasi sayang din yung pera. Sino bang hindi magtitipid? Sa price monitoring ng Department of Agriculture, pumapalo sa 400 pesos ang per kilo ng liyempo, habang ang manok nasa 200 pesos ang presyo. Mas mahal pa sa ilang palengke gaya sa Kalayaan Market na umaabot sa 220 pesos. Nahihiwa ko na maliliit. Para ano, magkasya sa trabaho. Na. Alam naman ang demand pag Christmas. Normal na tumataas pag may okasyon. Basta may mga okasyon, nagsasamantala yung mga dealer. Sabi ng DA, sapat ang supply ng manok na aabot pa hanggang Abril sa susunod na taon. Pero posibleng kulangin ang supply ng lokal na baboy sa huling quarter ng 2023 o holiday season. Nananatili pa rin kasing problema ang African swine fever sa bansa. Sa karning baboy ay doon medyo tayo gipit na konti. Pwede tayong mag-negative 10 days. There might be a need na mag-import during the last quarter na kung saan talaga malakas ang demand. Yung import natin ang magkikip ng balance doon sa pangangailangan ng ating bansa. Kailangan yon para ma-ensure natin na affordable pa rin yung karne ng baboy. Ayon sa Meat Importers and Traders Association, ang mga in-order na baboy sa labas ng bansa nitong Setyembre papasok sa nalalabing buwan ng 2023, pero kapag October o order, hindi kami aasa na makarating within this year. Lalo na pag dumating within the second half of December, di maraming holiday, patitinggal lang sa pier, sa port, tataas lang ang gastos. Tiwala naman ang ilang grupo ng magsasaka na walang kakulangan sa supply ng baboy. Mababa ang farm gate, hindi namimili ang mga biyahero, hindi namimili ang traders because may malaking volume na nasa market. Kasi kung may shortage siya, kung may kakulangan, we would expect na mataas ang farm gate price. Maraming supply, maraming stocks. Manila naman yung sinisilip ng VA, yung gap between farm gate and retail. Yun talaga yung dapat nire-resolve. Tinitingnan na ng DA kung kakailanganin ang pagpapataw ng suggested retail price sa mga agricultural product tulad ng baboy ngayong holiday season. Ang baboy kasi nasa 170 hanggang 200 pesos lamang ang farm gate price. Kaya dapat hanggang 100 pesos lamang daw dapat ang dagdag hanggang makarating sa palengke. Yan yung titingnan natin after nitong bigas. Kung saan ba talaga yung problema, bakit masyado mataas pagdating sa merkado. Kung merong mga nang-aabuso later on, pagtingin natin. So yan yung mga tinitingnan kung talaga may makita na manipulasyon. Clizel Pardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.